Confirm nga na si Mang Ibe ang tunay na salarin sa pagkawala ni Divine. Nagawa niya yon dahil ang totoo ay mahal niya si Cindy. At hindi naman talaga si Divine dahil pinalabas lang nila ni Cindy na si Divine ang gusto nito para hindi maghinala sa kanila si Wilson. Noong gabing yon ay siya mismo ang gumawa nun kay Divine dahil inutos sa kanya ni Cindy. Nagagalit si Cindy dahil nagsiselo siya kay Divine dahil si Wilson ay mahal niya talaga itong si Divine. At nakiusap nga itong si Cindy sa kanya na patunayan na kung mahal talaga siya ni Ibe ay gawin ang gusto nito at yon ay dapat na mawala si Divine. Ginawa yon ni Mang Ibe dahil mahal na mahal niya si Cindy. Dahil isa namang mayaman si Wilson at masyadong ambisyosa itong si Cindy, kaya si Wilson ang nakikita niyang may future siya at itong si Mang Ibe ay hindi maibigay ang buhay na gusto niya. At dahil mahal siya ni Mang Ibe, kaya pumayag ito sa lahat ng gusto ni Cindy at maaaring ang anak pa nila ay itong si Irene. Gayunpaman, si Stephen naman na ang bagong CEO ng GLC at nag-aalala si Caroline dahil inaalala niya kung ano ang gusto ng ama at yun ay ang pakasalan niya si Stephen para matulungan sila sa share at tuluyan ng maibalik ang GLC sa mga Chu. Samantala, sobrang nagsisisi naman sa pagkawala ni Annie itong si Bingo at pinapangako niya sa ina na gagawin niya ang lahat para malaman kung sino ang gumawa nun at hindi siya papayag na hindi mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanyang ina dahil alam niya kung sino ang gumawa nun at isa sa mga Chu ang nasa isip niya. Gayunpaman, gusto sanang makiramay ni Ling kay Bingo pero hindi siya pinayagan ng guard na lumapit dahil pinagbabawalan na pumasok ang kahit sinong Chu. Nakita naman ni Mamang itong si Ling at kinausap niya. Sinabi ni Ling na ang gusto niya lang naman ay makiramay kay Bingo at gusto niya na nasa tabi siya ni Bingo. Dagdag pa niya na hindi niya alam kung paano dahil pinagbabawalan ang mga Chu. Sinabi naman ni Mamang na hindi okay itong si Bingo at hindi niya na alam kung ano ang tumatak sa isip nito. Gumawa naman ng paraan si Ling para makausap si Bingo at gusto niyang makiramay. Pero sinabi ni Bingo na parehas na sila ngayong ulila at ang kanilang inay wala na dahil ang mga Chu ang gumawa. Pero sinabi ni Ling na bakit pamilya niya ang pinagbibintangan sa nangyari. Muli na naman ngang nag-away si Ling at Bingo. Masakit para kay Ling na pamilya niya ang pinagbibintangan ni Bingo. At kung kailan naman handa na si Ling na i-give up ang lahat para kay Bingo, muli na naman silang nagka-problema dahil sa kanilang pamilya. Dahil sa pag-aaway nila ay dito na magdidesisyon si Caroline para sa kanyang pamilya at papayag na siyang pakasalan itong si Stephen kahit na ang totoo ay ayaw niya. At ang totoo ay napipilitan lang siya para na rin mag-sacrifice sa gusto ng kanyang ama. Si Bingo naman ay sisimulan na ang pag-iimbestiga dahil naniniwala siyang isa sa mga Chu ang gumawa nito kay Divine at sa kanyang ina. Ang nakikita niyang dahilan ay pera at paghihigante. Malalaman din ni Bingo na si Cindy ang mastermind at kasabwat niya itong si Mang Ibe. Yan ang mga intense na dapat nating abangan sa susunod na episode ng Kent by Milove.